Even the wise men, nakita nila kapatid ang mga bagay ng langit at ito'y nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na mangyayari sa lupa. Nalaman ng mga wise men there. So meron sequence, meron sistema ang Diyos na ginawa-ginawa. May first Bible na pinakita na nagre-reflect mga bagay na nangyayari sa taas ay mangyayari dito. Nakita ito ng wise men. So kaya tayo sumili. Bakit makita natin ang sistema ng sequence sa langit at ang lupa? May sequence at may kaugnayan ng dalawa. Okay? Praise God, meron tinatawag na chronological basis. Pag sinabi ng sequence of events, dapat we need to know about the chronological basis. Pinag-usapan ito ay ang mga pensagong pananaganap. Ibig sabihin, yung mga naganap sa panahon ni Noah, naganap sa bawat panahon, ang tawag na ay chronological. So ibig sabihin, hindi mo pwede gamitin ang mga bagay na naganap doon sa aking panahon. Sapagkat in the sequence of events, meron tinatawag na chronological basis. Okay, number one, sinasabi nito, ginagamit din ang chronological age of the Lord. Even the prophet, the word using the word chronological. So, pinag-usapan chronological basis, pinag-usapan dito ay dated. Meron din tinatawag na eschatological basis. So, pag sinabi eschatological basis, pag binasa mong Biblia, at binasa natin ang mensahe, mga kasama, ay dapat maintindihan natin ang statement ko niya ay eschatological basis. Pag sinabi eschatological basis, study of things to come. Ito yung mga particular na pag-aaral tungkol sa darating. Okay? Chronological basis tungkol sa mga pensadong naganap na. Eschatological basis tungkol sa mga pag-aaral sa mga darating pa. Okay? Another one, I'm not making it in the book of prophecy, foretelling future events. Okay? And in the revelation of Jesus Christ, all the way from Genesis to Revelation, bring him out in his fullness what was erased, the whole complete book. Sinasabi nito, kapatid, pinuportel nito ang mga future events, the book, ang libro, aklat ng propesya, sinasabi nito tungkol sa darating. Ang tawag namin dyan, eschatological basis, study of things to come. Dapat alam mo i-identify kung ano yung quotation na ginagamit natin. Chronological basis ba yan? Eschatological basis ba yan? So hindi ka tayo matilikaw na ilalagay natin sa tamang posisyon ang ating binabasa ng kaya. Okay? Buong Biblia, the whole book, from Genesis to Revelation, tinatawag na portending the future event. Okay? The book of prophecy. Genesis and the Revelation. At sinabi po ang patid, to misinterpret Jesus Christ, the word of God, sabi pa, tuba natin, and if you apply to another time, and it is been applied to another time, you also make incorrect interpretation. Ano yung sabihin? Okay? And to do that, to misinterpret Jesus Christ as the word of God, and man would make him, and you would make him one God out of three, to misinterpret Jesus Christ being word. Would you make him one God out of three? Would you make him second person in the Godhead? And to do that, you mess the Holy Scripture. Why? You never got nowhere, nowhere, it must not be misinterpreted. If you say a certain thing, you put an interpretation on it, and you apply it into another time, it is has been applied to another time, you also make the incorrect interpretation. So pinag-usapan dito, yung tamang sequence, yung mga bagay na nagaganap noon, ang siyang bagay na ipatutupad mo yun, you are not in correct interpretation. So mayroong interpretation, may tamang paggamit. Okay? Four things to be considered. Nandito na tayo sa one thing. Second, number two, okay, the dimensional basis.
ang Biblia, ang mensahe ng binasa mo, may pasihan. May dimensional basis na magmumitindihan. There are seven dimensional areas. Okay? But there are two major areas to be considered. There are seven dimensions. Mayroong pitong dimension na mababasa natin sa Biblia sa mensahe. Ngunit may two major dimensions lamang na makikita natin. Ano yun? Yung tinatawag na, praise God, celestial time and form. And second is yung tinatawag ko pati, terrestrial time and form. Genesis 1:1 and Genesis 3, the counting of time, terrestrial time, the fall of man, the measure of death, man of redemption, 2 Corinthians, the celestial body, and the terrestrial body. Mas pinapakita nito, praise God, even there is a book that the seven dimension, but it was divided into two major dimensions. So we need to study. When we study about the word, when we study about the message, we can see that there are two major dimensions, which is the celestial dimension and the celestial dimension. So, anong ibig ko sabihin? Mga bagay na tinutukoy ng propeta tungkol sa celestial, huwag mong dalhin sa terrestrial. Para mga bagay na pinag-usapan natin ay terrestrial, huwag mong gamitin sa terrestrial o celestial. Pagkat isang marami tayong nasisilip na may nasisilip tayong mensahe ng prophet na parang ito yung ating hindi nasilip na iba. Pero totoo, tinutukoy pa lang yan for future events at tinutukoy ng prophet na tungkol sa mga bagay ng celestial, hindi lahat para sa atin. So, dapat i-consider mo, you need to consider about the dimensional basis. What dimension is that? For example, for the Godhead. Tanungin mo ako tungkol sa Godhead. Saan tayo magsisimula magtanong? Saan tayo magsisimula mag-usap? Ilan ba ang Diyos? Kung lalang diyan mo ako ng tatlo, ilan ang Diyos bago nagkaroon ng pasimula? O punta tayo sa celestial. Ilan ang Diyos sa celestial? Isa lang. Bago nagkaroon ng celestial, nagkaroon ng celestial dimension, nagkaroon diyan ng one. Ano ang Diyos? He is the Holy Eternal One. Hindi siya Holy Eternal 3. Hindi siya Holy Eternal 2. Paano na tayo naibibain? Sapagkat ang tinatanong mo, ilagay mo sa tamang tanong. Saan mo tinatanong? Sa terrestrial dimension? Nakita mo si Kristo rin ang pinan? Nakita mo si Kristo tao? Doon mo lang yun na nakita mo. Ang nasilip mo lang, terrestrial dimension, time and form. Pero hindi mo alam ang likuran ng mga Godhead sa Godhead about the celestial time and form. At hindi mo nilalang ang Godhead before the celestial come. Yun is the basis of right positioning. Dapat maintindihan natin para sa akin, praise God, that there are dimensional basis which is called celestial time and form and terrestrial form, a time and form. So makikita natin, dito sa lesson na ito, pasimula ng time, counting of time, or the counting of death. Okay, number three? Okay, makikita natin, this mortal body, put an immortal. This terrestrial, put on celestial. So, even the prophet is speaking about the celestial condition and the terrestrial condition. So kung may nasilip tayong mensahe ng prophet, so anong pinag-uusapan natin? We are talking about celestial condition. And we are talking about terrestrial condition. So what for? What's up? Anong gusto mong ipalabas? What do you want to brought up? What's up? So we need to know. Para sa akin, itong paraan ko sa pag-aaral ko ng mensahe sa ulit panahon. Kini-share ko na sa inyo, hindi ko ay naaral ang mensahe. Okay, number three, simple. Who can explain simple? And the Bible itself speaking about the symbol. There are many symbols from the Bible. If you are not, who can explain symbol? Okay? Kaya dami magaling nagdodrawing ngayon, pati symbol, magpapaliwanag sila. Pero kung sabihin ko, pag-usapan natin, we have Revelation 10:7, William Marion Brahman. The ultimate answer of our mysteries, simple and hidden things
and the lost etc. He's the only one can explain about symbol. We are not allowed. We are not allowed. We are not allowed to explain symbol. Only the prophet can explain the symbol. Okay, you mean Ikao, you yourself can explain the symbol from the Bible in the symbol of our prophet? No, if you are not a prophet, you are not, you don't have the right to explain symbol. Because it is exact interpretation of all mystery, the loose end. Okay, wag mong pakialaman yan. Wag mong pakialaman yan, hindi para sa atin yan. Okay, number four. Okay, pabasahin natin sa... Again, the last day messenger will appear in God's appointed time. It is in the end time now as well known for the Israeli it is in the homeland. Any time now, he will come according to Malachi. When we see him, we will be dedicated to the word. He will be indicated, pointed out in the word. Revelation 10:7. God will vindicate his ministry. He will preach the truth as Elijah and be ready for the Mount of Zion showdown. Okay, the entire Bible is the entire revelation of Jesus Christ making himself to everyone. And it is therefore simple revelation. Only our prophet can explain this symbol. Pag pinakailaman ng isang kapatid, pinimulan ng isang taong pakikilang, nagkawentang-wentang na, dahil hindi mo trabaho yan, pinakialaman mo. Okay? Okay, lastly, okay, number four, three things must not. Okay. Nasilip ko rin si mensahe ito. Nakita ko rin, maaari nakita niya rin. Number one, yung sabi, don't misinterpret. There is interpretation, there is a right interpretation. Don't misinterpret. Remember this, brothers and sisters. The Bible is the absolute. Is our absolute. But the message is the absolute interpretation of the Holy Bible. Amen? We cannot explain the Bible alone. Praise God. And if we interpret the Bible, we have the prophet. The message of the prophet is an exact and absolute interpretation of the Holy Bible. Praise God. Don't misinterpret. Number three, number two, don't misplace. It means the Bible and the message has all place. Don't misplace. In every quotation, in every word from the message, there's a place. Don't make this place into another place or this place to a contrary to another place. The Bible and the message has its own place. Don't miss place. Okay, number three, sinasabi, don't dislocate. Okay, when we say locate, the Bible and the message has own location. Don't mislocate. Don't make this location into another location, into this location, but refer to this location. So, the Bible and the message has all location. Don't dislocate or else you're loose. Okay? And the Bible said, and the prophet said, and Christ revealed his word. Now in order to study this scripture, Paul told Timothy, he studied rather than finding the word of truth, we need the word of God, which is truth. Then, there are three must not in the scripture in using God's word. There is three things that you must not do. Not let study those for the next 10 minutes.
three things that you must not do. And all out in the land, whatever you are in procrastination, be sure to put down your in your mind. If you haven't got a pencil, you must not do this. Then we tell you all time how can we must how you must do. Now I am going to tell you what you must not do. Now you must not misinterpret the word. You say, when I believe it, it means this. It means just what it says. It needs no interpretation. You must not misplace the word, and you must not dislocate the word. If you want to do either of this, it's thrown the whole Bible into confusion and in chaos. It may explain by itself. It may come again. It means don't take what I say or it say. I say what I mean. Okay, I say what I mean. I mean what I say. Don't misinterpret all. We throw the whole Bible into confusion and in chaos. Okay. Praise God. Jitin Mamatin. Praise God. The roadmap. Praise God. Why? Satan tried to deter him. The devil has deterred you into the wrong scripture. Sometimes we study the word. The work of the devil is always deter us from the wrong scripture. Okay? I would like to finish on this. Sometimes I'm running out of time. So, warning. I mean, first, preach the word. Be started season, out of season. Reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. For the time has come, they will not endure the sound doctrine, but after them all lust shall be heaped into themselves teaching, teachers, having itching ears. Okay, this is a warning. And they shall turn away their ears from the truth and shall turn unto fables. This is the devil has deterred people into the wrong scripture. So there's a warning. Preach the word season out of season. Okay, and Peter said, praise God, preach they that unlearned and unstable wrath, as they do also the other scripture unto their own destruction. Many Christians, many pastors using the Bible and the message, praise God, from their own interpretation, because from their own destruction. Praise God, message blinder behind my guest. Praise God, something outside the pages of righteous sinning, but in line with the message of the heart. Praise God, we need to study about the sequence of the men. Praise God, God, time is the diverse of time, his revelation to the prophet. Praise God, we see about the proper pages concerning the past, present, and the future situation. Praise God, the eschatological basis study of things to come, but the future event does not yet fit to our time. So, sabihin ko, kung pa kaya naman, mga bagay hindi pa panahon. Sa usama natin, si Elijah ba? Moses and Elijah, spirit, ikama sa spirit, or ikama sa material, that is not our time. Okay, hindi natin panahon kung si Elijah ba ay spirito pa siya, o laman pa siya, o material pa siya. Hindi natin panahon. Pag dumating sila, rapture ka check. Kung gusto mong malaman kung sila ay espiritu ba o hindi, pagpahimun ka sa rapture, kamayan mo sa airport, malalaman mo kung sila na espiritu o malaman. Hindi ko panahon niya, huwag kong pakilaman. Future again does not be. Yet, does not be. Not yet be in our time. Huwag kong pakilaman din natin panahon. Hindi natin lugar yan. Okay, eschatological basis. Dimensional basis. Don't set up the question. Don't set up the dimensional statement in our present time and space. Okay, celestial current time. Okay, another terrestrial current time. It's another number three symbol. Praise God. We have.
ka sa amin niya, kapatid. Praise God, sabi niya, God misinterpret, not by our own understanding and intellect. We have the road map to follow. As we are staying in the Word, wise men follow the stars to find Jesus. So makita natin, don't misplace, consider the text and the context of what William Branham really means. Praise God. Don't dislocate. Stay in the right place and location of what William Manuel Branham's statement. Praise God. At meron akong gusto mapatid na kunting basa lang dito, mapatid. Before I go ahead and stop, mapatid, I prefer some Praise God. Number seven, the statement of the dimensional basis.
the two major dimensional bases, celestial bases and terrestrial bases. So makita namin yung mga statement patungkol sa dilang dimension na yan. So, nandutod na. Ano yung pag-uusap yan? Okay, praise God. Number 7, the thought of the message to be caught up. The thought of the message to be caught up in the basis of right positioning. The conclusive statement that we apprehended sa bawat pangangaral ng mensahe, sa bawat pangangaral ng isang tao sa isang pulpito, dapat na natin, we need to cause and catch up the thoughts of the message. Even the problem is that when he preached the message, we need to catch up the thoughts of the message. And through conclusive statement, anong gusto niya ng parating? Anong gusto niya ng bitawan sa atin? Okay, that we apprehended. Praise God. And many will understand the word worthless. Kaya kapag worthless na mapatid mo, marami na hindi nakatak kayo. Praise God. Siguro, tama na yan. Siguro na bilang icebreaker. Okay, kung po sa the basis of right positioning, dati lang, pagsishare na kapatid, ang paraan kung paano kung aralin ang mensahe ng Panginoon. Ito ang paraan na ginagawa ko na mag-aral. Kaya dahil sa pag-aaral na ito, pati nakagawa na po ako na kung pag-ipunin mo na po, kanya na kumakapal ang libro na nagawa ko. Ayaw ko lang ilabas dahil hindi pa ako sigurado. Sarili ko lang. Personal ko lang gamit. Basta ito, alam ko kahit anong subject pag-aralan natin, kaya ko ilabas kasi tinag-aralan ko. Itong paraan ng aking pag-aaral. Sineshare ko lang sa inyo, pagpalayan ko kayo ng Panginoon. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo. Praise God. Kung meron po kayo tanong, ay handa ko po sagutin ko mamaya. Pagpalayan ko.